nakita natin nung last lesson, nakita natin bawat tao sa Book of Acts nung sumampla tayo, binautismohan that day, immediate. Meron lang isang exception, Apostle Pablo, dahil bulag, tatlong linggo, tatlong araw, bumalik ang kanyang panahon, binautismohan lang. Lahat ng mga iba, sumampla tayo, binautismohan, no other exception. So, naging malinaw sa atin. So, namulat tayo, ganoon pala. So, alam natin, para sa baptism, ang gagawin natin, as soon as possible. Ngayon, sa inyong mga church planting, sa inyong mga OBF, siguro, marami na, binautismohan na. So, ang pinag-aralan natin noon pa, mag-turo ng OBF, pag may sumampala tayo, isimot ang Matthew 28, sabihin sa kanila, inigo sa inyong YouTube, pag sumampala tayo, bautismohan na, gusto yung magpabautismo. So, siguro marami sa inyo, just for not yung content teaching, handang sumunod. Dahil yan ang utos ng Jesus, yan ang pattern sa Word of God. So, siguro marami na sa inyong pananampalataya, bago mananampalataya ay binautismohan na. Maybe you still have some not yet baptized. So, sa mga baguhan, sana marami na binautismohan na. Posible, meron din iba hindi pa nabautismohan. Kung ganoon, it could be that they do not yet have saving faith. It could be na umasyan sila pero yung kaligtasan malabo pa sa kanila. Di pa ligtas. So kung hindi pa sila ligtas, hindi pa handa para magpabautismo. So kung ganoon, okay lang. Kung ganoon. So that could be the reason. It also could be ligtas na. May pananampalataya na. Dapat magpabautismo na, pero they have an insufficient understanding of baptism. That could be the case also. So, umagang sa OBS, once or all four times, makakadiya na sila ay makakapasok sa langit, makakasagot sila ng maayos, ligtas na ligtas pa, pero yung baptism, binanggit na ninyo sa kanila, pero dahil kulang ang pangunawa kung yung baptism, hindi pa sila handa. Posible, meron din kayong daong ganyan. So, kung meron kayong taong gano'n, ligtas talaga, pero kulang ang pangunawa sa baptism, ang gagawin natin sa kanila, we have a whole lesson on baptism. Yan ang itiguro sa kanila. Yan ang lesson na ibibigay sa inyo ngayon. So, meron kang four lessons on salvation. After that, walang salvation. Yung pastinod sa agad. Agad. Lesson number five is water baptism. So, yan ang pag-aaralan natin ngayon. So, kung meron kayong mga bagong mananampalataya na hindi pa binautismohan dahil kulang ang pangunawa sa baptism, ito ang ituturo sa kanila. At sana, pagkatapos ng lesson na ito, lahat ay handa na. Yung mga binautismohan mo, lalo mauunawaan nila ang baptism dahil sa lesson na ito. So, yun ang ating gagawin ngayon. So, lesson number five, ibibigay sa inyo mamaya-maya, hindi ibibigay sa inyo kaagad dahil ang gusto natin, as usual, manay sa sinis. Visualize the story. Visualize. So, kung ibibigay sa inyo ngayon, titingin tayo sa papel. Hindi na titingin sa papel, titingin sa langit. Visualize. O titingin sa sinis. Ayan, yung nangyari. So, yun natin gagawin. At mamaya-maya, sa kaligad na lang ng lesson, ibibigay sa inyo para mas madaling sa inyo. So, dyan sa inyong notes on the bottom of page 3, may maling dyan. Ang role nyo, gagawin natin ang demo ngayon. Sa demo na ito, ang role nyo, iba sa pagkira natin ngayon. Sa ating demo noon, nagkaroon ng grupo sa harapan, yung leader ng muna, at kayo yung nag-observa. Ang gagawin natin ngayon, parang kayo ay gigantic OBS. Lahat kayo ay mga bago mga nagkagaya, kayo ay OBS. Kung leader nyo, kayo ay mga bagong content. So kayo ay nakapag-aaral na kayo ng four salvation lessons. So yan ang role nyo. So RJ kayo ha? RJ. Hindi kayo si Ray Dingley, hindi na kayo matagal na mga implataya, hindi na pastor. So mag-aaral kayo, mag-RJ kayo na kayo ay four-week-old believer, something like that. Kumating kayo,
for obvious reasons. Karamihan sa inyo, ligtas ka na. Halos lahat. Iba sa inyo, binatisbahan mo. Di pa lahat. So, yun ang role nyo. Hindi natin gagawin yung napalagay dyan. Hindi kayo church member. Okay? Kayo ay mga nasa Bible study ng mga tayo. Okay. So, habang ginagawa natin ng demo, kayong lahat ay participants, siguro dito yung magsulat sa page 2, yung mga observations tungkol sa Bible study, yung mga things to remember, pag kayo ay magtuturo, malapit na, magtuturo nyo rito sa inyong mga baguhan, maybe this week, magtuturo nyo rito sa kanila. So, siguro dito yung mag-jump ng notes, things to remember, observations, para maaalala nyo pag kayo ay Bible study dito ang gagawin nyo. Okay po ba? Okay, so dyan pa rin tayo sa inyong grupo ng apat, at magsimula na tayo sa ating Bible study. Ang unang gagawin ay awitan sa Bible study na hindi natin gagawin. Yes, naman. Ang susunod na gagawin ay magbabasa ng Efeso 2:8 hanggang 11. So, babasahin natin sabay-sabay pati yung reference sa Efeso 2:8 hanggang 11. Okay, kayo na ha? Handa? Basa. Efeso 2:8 hanggang 11. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay sa loob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mananggawa. Okay, ang gagawin natin ngayon ay arte tayo, arte. So, parang kayo ay fully go believers, so sa ating susunod na gagawin, arte tayo. Okay, there you go. Okay na. Mag-follow up na tayo. Follow up. Last week, nag-aaral tayo dito sa kalibutan na lang. Last week. Kumusta ang progress sa sharing ng kwento sa inyong pamilya at kaibigan? Kumusta ang progress niyo? Mag-sharing ng kwento dito sa kalibutan na sa inyong pamilya at kaibigan. Pwede mag-share sa grupo for 1 minute. Okay na. If you vote, 1 minute, I'll be there. Kung may hawak na sariling grupo, kumusta na? So, nag-share na tayo sa kwento at sana bawat isa sa atin may grupo na at itinuturo natin lahat ng lesson sa kanila. Kung may sariling grupo na sa'yo, kumusta na ang progress? Pwede ko ba? Mag-share sa inyong grupo for 1 minute. I don't think I'll do it. Okay, tayo lahat ay sumasang pala tayo na sa YouTube. Tayo lahat ay nakakatiyak na tayo ay makakapasok sa kanyang kakarihan. Bilang mga mananampalataya, anong susunod na hakbang? Merong susunod na hakbang. Bago umakyat si Jesus sa langit, meron siyang huling bilin sa atin. Ano ang kanyang huling bilin at merong uto sa atin? Babasahin natin, hanapin natin, anong kanyang uto sa kanyang huling bilin bago siya umakyat. Babasahin natin sa Bible sa Mateo chapter 28, ako mababasa. Diyan sa babasahin, makikita natin ang salitang alagad. Ang ibig kong sabihin ng alagad ay isang tao na sumusunod sa Jesus. Ito ang sinabi ni Jesus sa Mateo 28. Lumapit si Jesus at sinabi, gawin ninyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng sinusunod ko. Ito ang tanong ko sa pag-usapan sa inyong grupo. Tanong, ano ang inuto ni Jesus? Ano ang inuto ni Jesus? Basahin ko ulit, makinig, tapos sagutin sa grupo. Ano ang inuto ni Jesus? Lumapit si Jesus at sinabi, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuto ko. Ano po ang inuto ni Jesus? So, diba? Pag-usapan sa grupo for 30 seconds lang po. Anong ito?
magpapasis mo. Sino-sino ang dapat magpapasis mo. Babasahin ko yung talata ulit. Makinig, tapos pag-usapan mo. Sino-sino ang dapat magpapasis mo. Yan ang sinabi ng Spirit ng Diyos. Lumapit kay Jesus at sinabi, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila. Sino-sino ang dapat magpapasis mo. Mag-share tayo sa grupo for 30 seconds. Maraming maling inakala. Maraming maling inakala. Halimbawa, ang isang maling inakala, akala ng ibang tao, magiging anak ng Diyos kung magpapabatis mo. Kala ng ibang tao, magiging anak ng Diyos kung magpapabatis mo. Mali! Paano tayo maging anak ng Diyos? Pag-usapan sa grupo. Pag-usapan sa 30 seconds. Pangalawa, maling sinasara. Pangalawa, akala ng ibang tao, lilinisin ang mga kasalanan kung magpapabatis mo. Mali! Paano nilinisin ang ating mga kasalanan? Kaya sa grupo, patuloy sa grupo. Akala ng ibang tao, makakarating sa langit kung magpapabatis mo. Mali! Paano tayo makakarating sa langit? At mag-share sa grupo, patuloy sa grupo. Pwede ba bisbuhan ang sanggo? Mali! Walang malay ang sanggo sa pagpapabinyag. Meron bang sanggo na kakaunawa ng pagpapabinyag? Pag-usapan sa grupo, patuloy sa grupo. Malang sinakala. Ikaw mga unang apat, great morning, great. Ikaw mga tanong na ito, malang sinakala. Pag pinakalaan yung first four obviously, makakasagot na sila. Alam na nila. Noon, hindi. Malang sinakala. Pero ikaw mga malang sinakala, wala na sa kanila. Alam na nila ang tama. So, masarap patinggan ng sagot nila. Napagagal na yung enforcement sa kaligtasan sa kanila. At mauunawaan na ang kahiligan ng baptism. Ang pampahanda na aalisin yung maling minakala. Ayun, no, maling minakala. Akala ng tao, kung nabautismohan na siya, miyembro na siya ng isang reliyon. Akala ng ibang tao, kung nabautismohan na siya, ay miyembro na siya ng isang reliyon. Mali! Mali! Magpapabautis mo tayo para lang sumunod sa utos ng Jesus. So siguro ang alam niyo, kung magpapabautis mo kayo, ibig sabihin, iba na ang reliyon niyo. Hindi man nang dati sumali tayo sa bago. Hindi ganun eh. Hindi ganun. Pag tayo ay sumasampalataya, ang utos ng Jesus ay magpapabautis mo. Gagawin natin para sumunod sa Jesus. Kung gusto natin sumunod, magpabatis mo tayo. Okay po ba? Pwede na rin. Malaking hadlang yan. So, alisin mo ng hadlang. Alisin mo. So, next, last, malaking nakala. Akala ng ibang tao, hindi pwedeng bautismohan ng tao kung nagkakasala pa rin siya. Mali! Meron bang tao hindi na nagkakasala? Listen ka po, listen. Akala ng ibang tao, hindi pwedeng bautismohan ang tao kung nagkakasala pa rin siya. Mali! Meron bang tao hindi na nagkakasala? Pwede ba? Pag-usapan nyo? Okay, pag-usapan. Pag-usapan.
Maraming tao, akala nila, hindi pa rin mapabagis mo dahil nagpapalangan pa rin. So maraming tao, naghihintay hanggang ayos na, hanggang wala ng bisyo, hanggang hindi na nagumura, hanggang hindi na nagagalit, hanggang perfect. Pag wala na yan, magpapabagis mo na. Mga kapatid, ang pagpapabagis mo ay para sa mga nagpapasala. Kung ikaw ay nagpapasala, bagay ka para magpabatis mo. So, huwag tayong maghintay hanggang hindi na tayo nagpapasala. Okay, tanong. So, ang pag-usapan sa grupo, alin sa mga ito ang inakala mo? So, binasa kanina, ang inakala ng ibang tao ay, alin sa mga inakala ay inakala mo talaga? Basahin ko ulit. 6. Alin sa mga ito ay inakala mo talaga? Akala ng ibang tao magiging anak ng Diyos kung magpapabatis mo. Akala ng ibang tao lilinisin ang mga kasalanan kung magpapabatis mo. Akala ng ibang tao magkakaroon sa langit kung magpapabatis mo. Akala ng ibang tao pwede batis mo ng sanggol. Akala ng tao kung nabatismahan na siya, numero na siya ng isang religion. Kala ng ibang tao, hindi pwedeng batismahan ng tao kung nagkakasala pa rin siya. Alin sa mga ayan, alin sa mga iyon, ang inakala mo talaga? Pwede ko ba mag-share sa grupo, pag-inagin. Alin ang inakala mo? Arating na po, arating.